At sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babilonya, ina ng mga maahalay na babae at ng mga karumaldumal sa lupa. So ito nga, no, ganito kasi yan. Explain ko sa inyo yung mga nangyayari sa mga Protestante, no. Meron kayong ano, 'di ba, mga doon na lang tayo sa mga basic na mga ano, born again. Meron kayong mga patotoo, 'di ba? Iyon yung sinasabi nyo na kaya kayo nagiging born again dahil sa mga patotoo na yon. So ang sinasabi nyo na dati Katoliko ako, ngayon nagbago na ako. Hindi na ako pala inom, hindi na ako ganto-ganto, naipag-inom, ganyan-ganyan. Pero ang totoo niyan, umiwas nga kayo sa mga kasalan ng tawag ng laman kasi ang tawag diyan, eh, no? Yung ano ng laman. Kaso nga lang, ang masaklap niyan, ang bago niyong kasalanan, ito yung kasalanan ng espiritual. Yung mga herehe o yung mga maling aral at maling aral na inyong pinapakalat sa mga tao na nagiging sanhi ng pagtalikod. Ito ngayon yung babae. Reign na ng patotot. Kasi tinawag na patotot, no? Na galing sa loob ng church tapos lumabas. So naging patotot na kasi nakipag-isa na to, eh. So kilala na niya yung church at nakipag-isa na siya. So naging bride of Christ na to. So nung lumabas siya sa church, hindi na siya bride of Christ, isa na siya nga patotot. Kaya nga yung pare, yung mga tumulig kay Jesus Christ, sa yung mga Hudyo, yung mga Pharisees, ay naging patotot na rin doon sa mga hula, doon sa yung mga prophecy sa Old Testament. So sad to say, ito po talaga yung mga Protestante, sorry talaga, no, pasensya na, no. Ayun talaga yan, eh. Wala tayong magagawa diyan. So okay na ba 'yon? Na-explain ko na ba yung Revelation 7:17? Hindi ba nagtanong kanina? Tapos mamaya ilatag na natin yung purgatory, medyo dumadami, no. First. Ano pong talata at version po? Kahit anong version. Bro Sapdos. Wala tayong ano. Wala tayong pinipiling version dito. Bro, yung binanggit ko, corporate personnel ay Mama Mary, yung Catholic Church, tsaka doon sa Revelation 12. Hindi sa Revelation 17, ha? Magkaiba yun. So, siguro, ano na natin, no, sis, no? Dinig pa ba ako dyan, sis? Para explain na natin sa kanila yung ano. Tanong, sige, magtanong. Ano daw yung maling araw? Sabi ni ano, may comment si Christine Podra. Ano po yung mga maling araw na sinasabi nila? Maling aral? Marami po. Hindi po araw, aral. Maling aral po. Ito, araw kasi nakalagay dito. Marami. Gusto magbigay ka ng aral niyo na hindi kinopya sa Catholic Church, explain natin. Halos lahat, eh. Magbigay tayo isa-isa hanggang bukas tayo dito. Siguro explain na natin sa purgatory, no? Pwede na yan. Marami naman ng viewers, eh. Go lang. Para hindi tayo ulit-ulit. Hindi pa ba sila? So, ito yan. So, alam naman natin lahat na ang aral sa purgatory, CCC paragraph 1030, hindi natin gagamitin na reference yung CCC. Gagamitin natin yung CCC as a premise para patunayan yung CCC na nakasulat talaga sa Bible yun. Na hindi ka kasi yung iba, para yung mga ibang mga bulan diyan nagsasabi na wala sa Bible. Ang nangyari kasi ginawa niyong basis yung English at saka Tagalog. Especially English dito sa Pinas, Tagalog, eh. King James. So take note, ulitin ko, no, Juan 19:20, ang original na lingwahe on that time, Greek, Hebrew, Latin. Kaya yung mga doktrina namin galing pa yan sa Latin. Ultimo yung name namin, Greek, Katoliko, Katolikos yan from the Catholicos na Universal Church. Nandiyan niya sa Apostles' Creed. Ngayon, ito, no?
Base sa CCC, ito yung purgatory, isang lugar na may apoy or state, dalawa, state at lugar. Kasi yung state, dadaling ka dun, meron kang state or destination to ng mga unclean souls tawag dito. Yung holiness necessary to enter the joy of heaven ay hindi nila na-achieve. So ito yan, oh. At ito ay third place or third state. So babasahin na natin dito yan, ha. Oh, makinig kayo. Sikarayas 13:9. Ang Biblia Tagalog na lang 201, pero kahit anong version. At aking dadalhin, so merong place. Sino magdadala? Yung Diyos pa rin. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So akala ng mga iba dito, kagaya ng mga ang dating taan or mga iglesia ni Kristo, akala nila Pilipinas to, hindi to Pilipinas. Hindi Pilipinas to, eh. Purgatorio to actually. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy. So merong apoy, lugar na may apoy, pagdadalhan ng Diyos. At sila'y dadalisayin. So yung term na dadalisayin, pag tinignan mo yan sa Latin, ayan po ay purgationem or purgatorium. No? Diyan po galing 'yon yung etymology ng purgatorio or purgatory sa English, sa Latin ay purgatorium. Sa Tagalog po talaga niyan ay dadalisay, pagdadalisay. So nakasulat 'o. At sila, sino yung dadalisayin? Dadalisayin 'yun yung state ko na gaya ng pagdadalisay sa pilak. O saan ito nakaparel? Unang Korinto 3:15 upang maligtas. No? At sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Tapos itong mga nandito sa may purgatory, ito ay nasa state pa rin ng grace. No? Ito po ay mga part din ng church na hindi pa, kasi Apokalipsis 21:27, eh hindi ka makapasok sa langit na meron kang konting kasalanan. No, sabi dito, no, at sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. Sila'y tatawag sa aking pangalan. So yun nga, state of grace pa rin sila at with friendship with the Lord. Tama yung nasa CCC. Isang verse lang to, ha. Sila'y tatawag sa aking pangalan. So all who died in God's grace but still imperfectly purified. Hindi pa perfect yung pagiging purified nila, kaya kailangan i-purified. Nung sila tatawag sa aking pangalan at akin silang diringgin. So mga maliligtas to at aking sasabihin, sila'y bayan ko. So part po ito ng church. At kanilang sasabihin, ang Panginoon ay aking Diyos. So with friendship with the Lord's. So yan, isang talata lang. Aboy, let's ulitin mo yung verse. Sikarayas 13:9. Yeah, dito niya yata nakuha yung verse. Sikarayas 13:9. 13:9. Ayan. Ito lang, bro. Nandito. Binagit ko na yung verse. Sikarayas 13:9. Kasi, no? Ayon sa unang Korinto 14:9 hanggang 11. Ganito kasi yung nangyari diyan. Sa inyo na tupad to, eh. Sa unang Korinto 14 hanggang 11. Ganito yung nangyari sa inyo. Tinan nyo, ha. Tinuro nyo yung aral namin na purgatorio, tinuro nyo, 'di ba? Tinuro ng mga bulang propeta, ng mga bulang mga ngaral. Ang masaklap, unang Korinto 14:11. Ganito yung nangyari kasi. 9, simula sa 9. Gayun din naman, kung sa isang wika ay nagsasalita kayo ng hindi nauunawaan, paano malalaman ng sinuman ang sinasabi? Sapagkat sa hangin kayo nagsasalita. So ganito yung nangyari. Example, ha. Kunyari si Elisoriano namatay na. Pero si Kato na tumutulig sa purgatorio. Tinuro niya yung purgatorio. Hindi naman niya tinuro kung anong ibig sabihin. Sabi dito, pag nagtuturo, ha. Gayon din naman kayo, kung isang wika ay nagsasalita kayo
ng hindi nauunawaan. Pinexplain ba ni Soriano ang anong ibig sabihin? Basta ang ginawa niya, walang purgatorio sa Biblia. Naunawaan ba ng mga tao kung anong meaning ng purgatorio? Basa, paano malalaman ng sino man kung anong sinasabi sapagkat sa hangin kayo nagsasalita? So walang kabuluhan yung pagtuturo nyo. Basta makatuligsa lang. Walang alinlangan na napakaraming uri ng mga wika sa sanlibutan. Maraming uri ng wika. At walang isa naman sa mga ito ang walang kahulugan. So lahat ng wika, lahat ng salita may kahulugan. So pag nangangaral ka ng salita ng Diyos, dapat ituturo mo, ipaintindi mo sa tao kung ano yung tinuturo mo. So balit kung hindi ko nalalaman ang kahulugan ng wika, ako ay isang magiging isang banyaga sa nagsasalita. At ang nagsasalita sa akin ay magiging isang banyaga sa akin, hindi magkaintindihan. So napakaraming wika. Kaya nga mayroong etymology. At ang aral kasi ng Catholic Church ay based pa sa time ni Jesus Christ. So dun pa lang sa time ni Jesus Christ, dinedevelop na po namin yung aral namin. Kailan lang naman nagsimula yung English? Ang nagdevelop sa English ay Latin. Mostly na maraming, napakaraming ambag na salita ng Latin sa English para ma-develop ang English. Tapos yung aral namin na Latin, hahanapin mo sa English. Diba? So yun ang naging problema. So ngayon, dapat in-explain ni Soriano, yung aral na yung purgatorio, ibig sabihin pala niyan, yan pala ay ibig sabihin sa etymology, yan pala ay pagdadalisay. So ngayon, nasa Bible ba yung pagdadalisay? Siyempre. Ang daming talata. Ngayon, ito yung eksakto. Sicarias 13:9, letra po letra, isang lugar, no? At aking dadalhin, letra po letra, lugar, no? Basahin natin ulit, no? Baka nabingi yung iba eh. Minsan kasi nabibingi yung iba. Masaya natin ha. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi. So meron third state sa apoy. Merong apoy dun sa pagdadalhin. Hindi impyerno. At sila'y dadalisayin. Kung nagaya ng pagdadalisay sa pilak. Quoted si unang Corinto 3:15. Sila'y dadalisayin ko. No? Maliligtas sila, ngunit para silang nagdaan sa apoy. So dadaan ka lang sa apoy, hindi ka permanent doon. At sila'y susubukin ko na gaya ng pagsubok sa ginto. At sila'y tatawag sa aking pangalan at aking silang diringgin. So with friendship with the Lord, meron na paikipag or merong grace ng Diyos. So yun po yun, no? So nasagot na natin. Kung may tututol ha, pwede. Pwede kayong pwede kayong makiat dito. Ayan. So, hindi na niya, no? Pala, no? Kala ang purgatorio. Hindi to ano, hindi to Pilipinas. Pambira yung iba, Pilipinas daw to. Nana, naloko na kayo. Sa Pilipinas ba, dadalisayin ba kayo sa apoy dito? Mainit dito, pero hindi dadalisayin dito. Mira. Tapos ito nga. Boylot, mention dyan ng MI is Pilipinas daw yon. Ah, Pilipinas. Pilipinas daw yan, sabi nila. Para ma-connect nila yung SEC registration nila sa Pilipinas. Pati pare-pares lang naman sila nung no? INC rin, ganun. Pilipinas din yung INC. So yan po ay purgatorio po. Prophecy po yan sa third state or third place, kahit ano, state place. Kahit ano. Tapos ito ha guys ha, itong 1 Peter 3:19-20. Ayan, ano ko na lang din dito. Sa aral talaga ng Catholic Church, yes, kasama yung purgatory dito, hindi mo talaga may tatanggi. Pero upons na magsabi yung isang protestante na ito ay mga saints. Kasi pag inaral nyo talaga to, kwarto-kwarto talaga to. Hindi lang namin sa debate, hindi nga lang kami nagpo-focus sa ibang state. Pero maraming state to kahit sa CCC. Kasama rin dito yung Abraham's Bosom, kasama rin yung Bosoms of the Fathers. Yung tawag doon, or Limbus of the Fathers, or Bosoms of the Fathers, si Abraham's, or yung mga saints. Kasama rin dito yung, syempre, yung Purgatory,
no, suffering church. Na-connect din siya dito. Kaso nga lang, marami na kasi nangyari nung umakyat si Jesus Christ sa langit. Like ng Abraham's bosom, wala nang tao doon. Wala nang tao sa Abraham's bosom, pero nag-exist yung place na yon. No. Alam niyo naman 'yan eh, Luke 16, 'di ba? Wala naman makatutol niyan. Pero na lang ng mga INC sinabi parable. Tapos pag sinabi daw parable, hindi na kagad totoo. Parang ganun. Porket parable, hindi na kagad totoo. So, yun lang. Mag-ingat lang kayo dun. Kasi, pag ginamit to, yes, kasama po dito yung purgatory. Pero once na nag-apila sila sa Abraham's bosom, pwede nyo yung sangayunan yun. Pwede nyo sangayunan. Huwag nyo lang. Kasi, kahit sa debate ko, pag sinabi nila, yan yung Abraham's bosom, yung mga born again. Yes, kasama. Pero hindi lang Abraham's bosom, kasi pag tinignan mo naman dito sa verse 20 na noon ay mga suwail, na ang Diyos ay matiyagan naghihintay, o, oh, diba? So meron din mga suwail. Magkakasama yan sila, magkakaiba lang ng kwarto. Or may mga rin lang sila mga pagitan. Na, actually, ang pagitan nga dun sa impyerno, between dun sa Abraham's bosom, parang bangin eh. Bangin pa, no? At sa side ko, ano yung impyerno yun? Si iba, purgatory. Pero sa akin, sa ngayon, impyerno yun. Para sa akin. Ano lang naman yan, dagdagain po. Kaya check nyo sa CCC. Tsaka yung ano, tsaka, ano bang aklat yun? Malalim kasi talaga yan, napakalalim yan talaga. Hanggang ngayon, inaaral pa yan, dinidevelop, nire-research pa. Kasi, letra po letra, ang ating pananampalataya ay misteryo, no? Basahin natin. Sa inyo, walang mystery kasi imbento. Pag imbento ng tao, hindi yan mystery. Pambira, oh. Yan ang pa naging mystery yung imbento ng tao. Diba? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin, imbento ng tao, mystery ba yon? Hindi mystery ang imbento ng tao. So, pag ang inyong doctrine ay hindi mystery, kagaya ng babasahin natin ngayon dito, ayan po ay katha ng tao. No? Balayan natin, ha? Saan na ba yun? Nalimutan ko na kasi yung verse. Kailangan ko nung check. Pero yun. Mystery siya, no? Ayan, no? Unang Timoteo 3. 3:9. Oh, basahin natin, ha? Unang Timoteo 3:9. Oh. At iniingatan ang hiwaga ng pananampalataya ng may malinis na budhi. Yan. May hiwaga talaga yung pananampalataya natin. Ano ba? Basahin natin ito. Unang Korinto 4:1. Yan. Ang misteryo ng pananampalataya, di ba? Ang hiwaga ng Diyos. So yung mga doktrina na walang kahiwa-hiwaga. Syempre, inimbento ng tao 'yan eh. Kunyari itong cellphone ko, tao nag-imbento, walang hiwaga dito. 'Di ba? Walang misteryo dito. Ngayon 'yun. Ngayon, kung tatanungin kami, nasaan lugar 'yan? Nasaan lugar 'yan? Nasaan sa mapa 'yan? Kaya nga hiwaga eh. Kasi kung ano 'yung ni-reveal ng Diyos para sampalatayan na 'yun na 'yun. Salita ng Diyos. So hindi mo yan malalaman kung hindi ka mapunta dyan, kung hindi ka mamatay. Actually, yung Diyos, wala naman din concrete evidence dyan, pero na lang sa sinabi sa Bible na mga likha niya. Yung mga nilikha niya, dun mo lang mapatunayan na may Diyos. Depende pa rin yung kung sa sampalatayanan mo. Itinatawag ng mga unknowable. Like ng purgatory, heaven, hell, purgatory, mga unknown place yan. Sige nga, puntahan nyo, kahit yung impyerno, puntahan nyo. Hindi nyo mapuntahan yan, pero na lang kung mamatay kayo. Hebreo 9:27. Kaya kung merong mga magsasabi na ano, mga nagmamagaling, eh, nasaan yan? Saan yung purgatorio? Eh di kaya nga doon sa unang Pedro 3:19, basahin nyo yan. At sa gayon din kalagayan, nung namatay si Jesus sa kanyang kalagayan, nung namatay siya, hindi pa siya nagre-resurrect. Siya ay nangagpunta at nangaral sa mga espiritu. Puntahan mo nga yung mga espiritu, nangabilanggo. Meron bang ganun dito? Wala eh. Sasabihin ng mga iba, symbolical yan.
Walang symbolical dito pag hindi nyo tanggap. O dagdagan ko yung talata. Hindi yan symbolical. Ano yan, sis? Way of its context, historically background, even graphically. Yes, historical po yung ano namin, yung... Ano yung bro? Ano? Hindi siya symbolical kasi si Kristo mismo pumunta. Pumunta siya sa mga bilanggo. No? It's a verb. Ibig sabihin, pumunta siya. Ah, nagpunta. Letter 7, place yun. No? At spiritual place. Kung sabi spiritual place, hindi yun touchable na kamahawakan natin ngayon. No? Actually, kagaya ng mga angels, espiritu sila, meron bang nag-aral na mga scientists about sa angels? Wala naman eh. Pag sinabing spirit, unknown substance yun. Unknown substance. God is spirit. Pare-pare siya ni spirit, pero ma-explain mo yung substance niyan, hindi. Pwedeng invisible, di ba? Kagaya nito, ang Diyos ay spirit, o dito sa ano, meron yan eh. Hindi makita, di ba? Wala. Huwag na tayong magmalalim, baka hindi. Ito pa, oh. Way of its context, historical background, and event graphically. Yes, meron. Yes, ang interpretation namin sa scripture, sa CCC, based sa history. Kaya nga ganun kami katindi mag-interpret, eh. Kahit kayo, nasa history na rin kayo. So, papasok na rin kayo sa Biblia. Yung mga nagsipagtalikod. Means, since sa time ng mga apostol, may mga tumalikod doon. Hanggang sa time natin ngayon, sila Martin Luther, napasok na rin sa Biblia. Pati kayo, yung mga patotot sa naikapit na rin sa inyo, yung Babylon, Mystery of Babylon, Amerika yan eh. San ba galing? San ba kayo galing? O kami, from Jerusalem, nilipat sa bansan nagkakabunga, napunta sa Roma. At sa Roma, ipapailalim doon yung Diablo. Malapit na sa inyong ipailalim ang Diablo. Dahil lang inyong pananampalataya ay laganap sa buong sanlibutan. So kaya nga na-under na ng Roman Catholic Church na mga Katoliko ang Roma. Yung mga bakas ng mga pagano doon, iniibabawan na namin ng krus. Yun yung simbolo na ipinailalim sa paanan namin, yung Diablo. Kami na yung nanalo doon. Ngayon, itong nandun sa bagong bansang Babylonia, hindi natin alam kung kailan natin matatalo to kasi medyo malakas-lakas yung puwersa nito eh. At dun kayo galing. Mga Protestante. Sorry talaga. Ganun talaga yung lumabas sa tawas eh. Ano magawa dyan? Tawas na lang. Shout out bro. Bro, ano bro Albert? Kaibigan ko si bro Albert. Sensya na, Brother Bert, ha? Sino yung magsasalita? Si Christine ba yun? Christine po. Ah. Yes po. O lang. Pwede po kayo magtanong kahit ano. Siguro, naging cancel lang sa mga own, like, una yung, let's say, yung one fish chance, we have testimony. Like kung paano nila sinishare yung... Alam mo yung testimony namin, sis? Gusto mo i-ano ko sa'yo? Yung tunay na testimony ng or patotoo sa Panginoon? Sige lang. Show po. Okay. Christine, straight to the point pag nagtanong, ha? Parang hindi tayo paligay-ligay. Okay. Ang patotoo kasi sa Panginoon, no? Dito yan. Babasahin natin, ha? Magugulat kayo dito, eh, no? Diba? Itong hula, no? Kasi ewan ko, ang pinapatotohanan nyo kasi yun sa mga sarili nyo. Sad to say talaga. Yun talaga yung nangyayari, di ba? Pag nagtetestimony kayo sa Lord, ang pinapatotohanan nyo ako, nagbagong buhay na ako, ganto. Ang tunay na patotoo po, na pinapatotohanan ng Roman Catholic Church, kasi hindi lang po ito daldal, ito po ay touchable talaga. No? Dito sa Isaiah 19:20-21, basahin natin ha. Ito ang tunay na patotoo na nasa Catholic lang talaga. Pasensya na eh. Talaga totoo niya, no? Dito sa Douay Rheims version. Tayo. Ito na lang. Saan din, ha? Check mo sino talaga yung ano dito na may patotoo, no?
Isaiah 19:20-21, in that day, sabi dito, there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt. Magkakaroon doon ng altar para sa Panginoon sa gitna ng Ehipto, and a monument of the Lord at the borders thereof. At magkakaroon din ng monumento o rebulto ng Panginoon sa gitna ng mga taga-Ehipto. Ito ay future, no? In that day. So, para saan tong altar at rebulto ng Panginoon? Basahin natin. It shall be for a sign. Letra for letra to, ha? It shall be for a sign. Ito ay pinakatanda sa Panginoon, sa Lord of Hosts, at patotoo, testimony. Ayan, oh, letra for letra. Oh. Sabi after six, ano ba sabi? 6 months? 6 months ba? Tingnan mo na, nasa nakalagay yan sa ano mo, dun sa binigay niya sa yung papel. Wala namang susunod na nakalagay eh. I-check mo na lang kung ilan yung pagkita ng isang vaccine. May appointment si Jose. Yeah, okay. Sis, may appointment ka dyan. 400 kami. So, ito yung patotoo, sis, sister Christine. Sorry, hindi pala ako nakamute. Sorry. Oo nga, okay lang, sis. So, ang patotoo po namin sa Panginoon, ito po yung mga rebulto ng Panginoon na ito po ay tanda at patotoo. Letra po letra, sabi ng Diyos. Salita ng Diyos to, Isaiah 19:19. Magkakaroon ng altar sa gitna ng Ehipto. Hindi po ito mga Israelita, baka sabihin natupad na yan sa Old Testament. Hindi, Ehipto po yan. Sa gitna ng Ehipto at monumento ng Panginoon. Yung monumento dyan, sa King James Version, pilar. O balik tayo sa Hebrew. Basabi nyo, hindi rebulto yan, yung patotoo sa Panginoon. Kami lang may patotoo sa Panginoon. Letra po letra. Kaya nga, pag kami pumupunta sa mga ibang lugar, kung hindi cross, rebulto ng Panginoon ang daladala namin. Tanda po yan, nang kami ay nagpapatotoo at kami ay mga saksi, nakakita sa mukha ni Kristo. So, eto nga, monumento ng Panginoon na patotoo daw, tanda at patotoo sa Panginoon. Sabi dito sa Greek, oh, ato gamitin na lang natin si Strong's. Hindi naman to Catholic si Strong's eh. Pero nagsasubmit dito yung mga Protestant pastors. O, basahin natin kung dito rebulto. Kasi baka pumunta sa King James Version. King James Version kasi filler. Filler daw yung patotoo sa Panginoon. Hindi po. Ito po talaga ang Hebrew nito. Ayan o. Sayan nyo ha. Ayan o. O, meron akong Hebrew dito. Si kay Strong's. Ayan o. Teka, ito, filler. Ayun o, basahin nyo. Sabi dito, basahin ko na kasi hindi nyo naman makikita. Standing image. Ayan. Nakatayong larawan. Yung matsebo. Sa usage niya ay standing, close open parenthesis, standing. Anong standing? Image. Ayun o. So, yan po yung rebulto. So, yung patotoo po sa Panginoon, batay sa letra por letra ng Biblia, no, at tanda at patotoo sa Panginoon, ito po ay rebulto ng Panginoon. O, patunayan natin, ha? Basahin na lang natin. It shall be for a sign, sa 20, and for a testimony to the Lord of hosts. No? For they shall cry, kung iiyak ang mga taong yon na mayroong patotoo sa Panginoon, sa lugar na may rebulto ng Panginoon noon, padadalan po sila ng tagapagligtas. Kaya nga, dati, pag sumasabak sa gera, yung mga nasa Old Testament, kasi yung mga nasa Old Testament, yan ay mga anino ng mga bagay na paparating sa New Testament. Efeso 2.17. Ngayon naman, ang daladala po dong sa history, ang daladala po nila pag sila po ay maikipagdigma, ito po yung cross ni Kristo. Kung hindi nakalagay sa kanilang damit, sa mga kalasag nila, nasa history yan, nasa mga kalasag nila, yung cross ni Kristo. At iyan po ay nagpakita ng pangitain. Nung nagkaroon pa po ng pangitain niya na ito ang inyong ilagay sa inyong mga kalasag. O upang kayo ay protektahan ng Diyos. So, kaya nga ito, monumento, rebulto po ito ng Panginoon. No? It shall be for a sign, tanda, and for a testimony, patotoo. Si Kristo talaga ipinapatotohanan namin pag kami nagpapatotoo. Hindi yung sarili namin. 'Di ba?
Sige. Eh, ba't kayo sarili nyo yung pinapatotohanan nyo? Hindi, nagmamalaki eh. Kami po eh, hindi na ako nagiinom. Dati akong Katoliko. Ako po eh, hindi na nagiinom. Hindi na naninigarilyo. Sinisin nyo pa sa Catholic Church yung mga dating kasalanan nyo. Wala naman tinuturo yung simbahan ng ganun eh. Nakakatawa yun eh, no? At, yes. Nakahiwalay nga kayo sa kasalanan ng makalaman. Ang problema, yung spiritual na kasalanan sa espiritu na po ang inyong nilalaklak ng dati, alak ang inyong nilalaklak, kasalanan ng tawag ng laman, ito po ay kasalanan ng espiritual. Yung pagiging heretic po, nakakapahamak po ng tao yan, ang kaluluwa ng tao. Ikalawang Pedro 3:15 hanggang 17. Ito yung mga heretic na kap. Masasaktan talaga kayo dito, no? Pasensya na. So, hala eh. Kailangan na talaga eh. Sa panahon ngayon, kailangan ko na talaga kayong ano. Wala, pasensya na. O, dagdagan natin na. Ito na lang sa patotoo na lang ng Catholic Church. Kasi yung patotoo namin nasa Biblia eh. Letra for letra. O, yung patotoo. Pag doon sila iiyak, sa lugar na may rebulto ng Panginoon, at altar at rebulto ng Panginoon, standing image, matsebo sa Greek, ay sa Hebrew, padadala ng tagapagligtas at tagapagtanggol ang ipapadala ng Diyos. Ngayon sa 21, and the Lord shall be known by the Egypt. So kikilalanin. And the Egyptian shall be known to the Lord in that day, sa araw na yaon, in that day, kung kailan magkaroon ng altar at rebulto ng Panginoon, kikilalanin sila ng Panginoon. So kami po yung kinikilala ng Panginoon kasi kami ay merong patotoo sa Panginoon, letra for letra. Ano sabi dito? Pag kinilala ka ng Panginoon, in that day, kung kailan ka magkaroon ng altar at patotoo sa Panginoon, yung rebulto, no? And they shall worship Him. Doon kami sasamba sa may altar at patotoo sa Panginoon, yung rebulto at altar sa Panginoon. Doon po kami sasamba. Letra po, letra po yan. Kaya nga doon kami lumuluhod, no? Letra po. Ito po ay adoration. Wala nang veneration na mga ganyang argumento dito. Adoration to. Pagsamba to sa Diyos. Oh, with sacrifice and offerings. And they shall make vows, mga ngako po. Ayun na po yung mga sacraments. No? Yung sacrifice and offerings, yan po yung Eucharist. No? Kung saan na merong mga napatotoo sa Panginoon. Altar at rebulto ng Panginoon. Iyan yung patotoo sa Panginoon at yan ang pinaka highest form of worship na nakasulat sa Bible, letra po letra to. Yung mga sinasabi niyo pa totoo sa inyo sarili yun. Sa sarili po yun, hindi po isa. Ah sige po, ano pa pong tanong? Letra po letra yan sis ha. Most of the Christians naman na I know, the way the share their testimony is to bring glory sa Panginoon. Kasi you never experienced before na magkaroon ng like encounter or experience with the Lord. And because they surrender their lives to the Lord, kumbaga pakasunod lang yung mga nangyari na hindi na sila nag-iinom, hindi na sila naninigarilyo, kasi alam nila na it will affect their bodies, which is we believe that our body is the temple of the Holy Spirit. So for sharing that testimony, simply giving. Sino yung pinatotohanan nyo dun, sis? Yung sarili nyo o yung Panginoon? Of course, ang Lord. Kaya nga po, diba pinupuri, diba pinupuri nyo yung sarili nyo? Hindi na kayo nagkakasala, no. ganto. Sino yung pinuri nyo, yung Diyos o yung sarili nyo? Diba ganito pag nagtetestimony, dati hindi na ako, letra po letra sa bibig niya ako, hindi na ako manginginom. Diba pag mamataas yun? So mabasahin natin dito si siya, no? Diba? Alam mo ba na sa Bible? Ano yan sis? Sige. Sa tingin ko po, baka na miscommunicate nyo lang yung gusto nilang iparating. But it's hindi kasi, not about themselves, but ang kasunod kasi nun, sis. Ang kasunod kasi nun, sis, diba, sasabihin nyo, dati kayong Katoliko. So ang nangyayari niyan, inaangat nyo yung sarili nyo, tapos titirahin nyo yung Catholic Church, which is hindi naman yan yung nagtuturo na sa inyo mag-inom kayo.
So, yung Catholic Church, iyan po ay iyan ang mga patotoo sa Panginoon. So, once na ikaw ay... I'm not trying to debate or gusto ko lang po maiparating or i-communicate ng maayos yung pinanggagalingan ng kasi mga meron ibang akong, Christians. Kasi meron taga mo na sis, meron kasi ako mga video kahit ngayon pwede ako maglabas. Gusto mo sikat pa, kilala mo yung anak ni Dolphy, yung iika-ika na. Yung pagiging addict niya, nag-testimony siya sa mga tao. Okay naman yun. Na dati akong dati tapos bigla niya nga atakihin yung Catholic Church, which is pag inatake mo yung Catholic Church, iyan yung tinatag ni Kristo. Naniniwala ka ba sa Apostles' Creed? Yung mga born again naniniwala sa Apostles' Creed? Opo, totoo naman po yan. Di siguro ganito totoo lang po pala. Kasi ang ano kasi po dyan, they just want to bring glory to God. It's not that they're attacking you. Paano mo mabring yung glory yung God pag inatake mo yung tinatag niya, sis? Teka muna, sis. I-clear muna natin. Paano mo mag-glory yung God kung atakihin mo yung church na tinatag niya? Paano mo mag-glory yung God, actually? Hindi. Gusto mo panoorin natin ngayon? Siguro. Hindi. Pakinggan niyo lang po muna ako. Intention yun, sis. Intentionable yun, sis. Kasi nami-mention talaga yung church namin, eh. Oh, wait pa. Let me finish lang po muna. Sige po. Probably, hindi naman nila ina-attack yung Roman Catholic Church. It's just na they never experience it nung panahon na nasa Roman Catholic pa sila. Siguro so, yun lang so, yun. So, yung pag-iinom, yung pag-iinom, sinisinira sa Katoliko, ganun. Alam mo ba sa Juan 17, teka mo na, alam mo ba sa Juan 17, Jess, na sa pamamagitan nila, naluluwalhati ako, which is yung church yun. So, sa pamamagitan ng church, naluluwalhati yung Diyos. Kung sisiraan mo yung church, sinong sinisiraan mo? Lucas, Jess, 16. Kung sino man ang magtakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. No, kaya nga sabi dito sa ikalawang Timoteo 1:8, huwag mong ikahiya ang mga patotoo kay sa ating Panginoong Hesukristo niya yung church. Huwag mo rin akong ikahiya kasama si Paul. Pag kinahiya mo yung church, hindi lang kinahiya eh. Actually, direct attack kasi yun sis, kasi nami-mention nila eh. Nami-mention nila Catholic Church. Ano yun? Hindi ko maintindihan yun. Tinuruan ba sila ng Katoliko na mag-inom sila? Wala naman sa doktrina namin yan. Tapos atakihin pa nila yung rebulto. Yun nga yung patotoo. Ayun nga yung nakasulat sa Biblia, sis, letra for letra, Isaiah 19:20-21, na hindi never naman itinuro sa Protestantism yan. Never ko narinig sa Protestantism yan na babasahin ng mga Protestante na, uy, meron palang altar at rebulto ng Panginoon. Ito pala yung patotoo sa Panginoon. At ito pala ang paraan sa pagkilala sa Panginoon, itong altar at rebulto. At dito sila sasamba sa Panginoon na hindi sa rebulto sasambahin, ha? So, yung testimony, atake, diretso attack, direct attack, pati yung rebulto, inatake, yung rebulto ni Kristo. Yung rebulto ni Kristo namin, iyon yung patotoo kay Kristo. Iyon ay nakalaan para kay Kristo. Levitico 22, talatang 2, inyong igalang ang mga bagay na nakalaan sa akin upang hindi malapastangan ng aking pangalan. Paano nila mag-glory ang Diyos doon kung inatake nila yung imahe ni Kristo? Panoorin natin yung sikat na patotoo dito sa YouTube, meron anak ni Dolphy, nagpatotoo siya. Anong sabi niya, no? Dati po akong addict. Dati po. Kami ba yung nag-supply ng drugs doon sa anak ni Dolphy? Bakit Katoliko yung sinisinyal? Mga drug addict ba kami? Mga drug lord ba kami? Hindi kami drug lord. Bakit ganun? No, which is napakabait ng church na kahit magsalita sila ng kung ano-anong paninira sa church, pinapalampas lang. Kasi sabi ni Kristo, batuhin mo ng pagkasinampal kay bigay mo yung kaliwa. Batuhin mo ng tinapay. Hindi na nga lang kami kumikibo. Pero too much na, no? Pati yung pagdadrugs niya dito, una kinumpes niya yung pagdadrugs. Catholic daw, nung Katoliko pa daw siya dati. Kami ba yung nagsupply ng drugs sa kanya? Pangalawa, sinabi niya rin yung sa rebulto.
Nagpapatotoo ka sa Panginoon, tapos yung patotoo sa Panginoon, aatakihin mo. Pati yung church, aatakihin mo. So, paano yun mag-glorified yung Diyos? No? Paano yun mag-glory yung Diyos? Hindi ko yun mag-gets. Talaga. Bro, ingat sa mga binibitaw kong salita. Iniingatan natin live, bro, eh. Ingat, eh. Ana, minsan, spelling may mo na lang. Ah, hindi, oo, marami natong warning to. Mag-ingat lang tayo sa mga binibitaw yung natin bad words. O yung mga sensitive. Okay, bro, mag-ingat, bro. Ingat lang. Oh, yung D-R-U-G. Bro, D-R-U-G. O yung D-R-U-G na oh, nagpapatotoo siya sa ganun, no? Kasi lang kasi si TikTok kasi parang babae, no? Kailangan natin magsisensitive, no? Ayan, haya, sinisi sa Catholicism po, bakit ganun? Bakit niya sinisi sa amin yun? Pwede pong magsalita. Ah, sige. So, kagaya nga po nang sabi ko po kanina, it's not the attacking your church naman or the Rome Catholic. It's just na hindi lang siguro nila na-experience yun before. Then, maybe unaware, but I believe na hindi nila intention na atakihin ang Roman Catholic. And when it comes to, let's say, feeling nyo ina-attack kayo through Ribolto, well, I have lots of friends or experience na bakit they're off sa pagdating sa mga, let's say, Ribolto or what, kasi let's say yung Ten Commandments and basahin natin yung Ten Commandments. Ano yung sinasabi sa sis, baka humaba sa sis, isa-isahin mo na lang sis, magtanong ka muna. Oh, sige, para sasagutin ko. Anong verse yan? To make this story short na lang. Sige, make it short. The reason why most of the Christian or all the born again Christians don't believe in the statue or yung mga ribolto kasi in John 4, 24, even John 4, in John 24. 1, 18, also John 4:24a, we use physical image to aid worship violates the command to worship God. And you can find it yan sa John 4:23-24. And the reality that no one knows what God looks like sa John 1:18. And clear concerning this truth then, and the fact that no one has seen God at any time, the only begotten God who is in the bosom of the Father, just explain Him, and because God is in the moment, sa John 4:24. Pero most of the born again Christians, especially yung mga bago pa lang, is because from the Ten Commandments. We're making church sis para iano natin. Pwede niyo ako palakihan para ipapabasa natin yung mga verses, no? Palakihan niyo nga. Bro, may permission dito pag nagpapakita ng picture natos. Hey, Mata. Tama. Iano mo nga kami, bro, diwa, para hindi, kasi mahirap na, no? Dapat tuloy-tuloy itong programa ni Sis Marta. Salamat sa ano, pag-asisa. Actually, may rule dito, eh. Simulan natin, sige, simula, no? Sige, simulan mo muna ito, boy, ito sa Ten Commandments. Sa Ten Commandments, no? Itong Ten Commandments, no? Ito po ay scam, na scam po kayo kasi mali po yun ang pagkaintindi. Again, no? Ang unang lingwahe po, Juan 19:20, Greek, Hebrew, at Latin. Kami, meron kami magisterium, kayo Bible alone. So, kung Bible alone kayo, pumunta na lang kayo sa Greek, Hebrew para maintindihan nyo na mabuti. Itong mga larawang inanyuan, ito po ay hindi po ito general. Pag tinitan nyo to sa Hebrew, ito po ay idols. Ang ibig sabihin nito ay fesel sa Hebrew, no? Fesel. Tinan natin yung Strong's definition, no? Pasensya na, no? Ito ay maling aral. Actually, isa to, no, sa palatandaan ng pamamalipit ng salita ng Diyos. Pasensya na, naloko po kayo dito. Pag sinabi po nga, kaya nga sa mga latest translation, no, yung mga ano, translate na as idols, eh, kasi marami nga nagka-misinterpret. Do not make any graven image. Yung graven image dyan, at walang any. Do not make graven image for yourself, o larawang ina nyo, para sa inyong sarili. Dito sa Exodo 20,
verse 4, curving image. Ayan, oh. Ang ibig sabihin po niyan, pag binasa nyo, idols. So, bawal po talaga gumawa ng idols. Kasi nga po, pag binasa nyo yung verse 1 to 2, huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Paggawa pa lang po, pag pinagplaplanuhan nyo pa lang yung idols, bawal na po yan. Exodo 31, talatang 2. 31 ba? Tama. Ito. 30, ito, 30. Exodo 30. Ang sabi dito, sabi dito, hindi ko makita yung verse, pero ang sabi doon, no? Sabi kay Aaron nung nasa bundok si Moses, gawan mo kami ng mga Diyos. So yun po yung bawal. Actually, yung pagpaplano pa lang nila, gawan mo kami ng mga Diyos. Nagkakasala na po sila doon sa isip nila. Nagkakaroon na po sila ng ibang Diyos sa isip pa lang nila. Kaya nga sinabi, huwag kang gagawa. Kasi pag sinabing huwag kang gagawa, tapos ginawa niyong general, yung mga born again po, dito sa cellphone ko, meron po sila nga ribultong pinagawa kay Billy Graham sa Amerika. At inalayan po nila yun ng bulaklak at kanila po yung niluluhuran. Pero wala pong Katoliko nagsabi, ginawan Diyos-Diyosan. Maari, bula ang propeta, marami magsabi. Ngayon, nagkamali na naman, no? Yung curve image dito, hindi po to general, no? Ang general po dito, yung pinagkopyahan. So, ibig sabihin, huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosan sa kahit anong larawan, kahit anghel pa yan. Kung gagawin mo yung Diyos-Diyosan, yun po yung bawal. Niwag mo silang luluhuran. Niwag mo silang paglilingkuran. Kunyari ako, bibigyan ako ng satanista sa Amerika, galing sa, na mga ganon. Sa amin, bibigyan ako ng ribulto nung ano nila, si L, yung si S with the capital S. Eh, hindi ko tatanggapin yun. Bawal yun. Ni magkaroon ka lang sa bulsa mo ng mga Diyos-Diyosan, bawal na. No? Ngayon, dito naman sa Bagong Tipan, yung ginamit na naman ng talata, Juan 4:24. Scam na naman to. Ang Diyos ay espiritu at ang kaniyang at ang mga kaniyang mananamba ay kailangang magsisamba sa espiritu at katotohanan. Tinagalog ko na lang, no? Kahit English. Englishin natin. English. God is spirit. Oh, and they that worship him must in spirit and spirit and in the truth. So, asan din nakalagay dito na bawal yung ribulto? Bakit nakakonekto sa ribulto? Wala namang connection to sa ribulto, no? Kasi pag sinabi pong spiritual, hindi po, it doesn't mean po na bawal po yung ribulto. Bigyan ko kayo ng example, ha. Dito sa New Testament tayo. New Testament na. Efeso 5:19, Tagalogin na lang natin. Hindi po porque sinabing spiritual, huwag kang gagamit ng material. At wala pong nakalagay doon na pag ang pagsambang sa espiritu ay wala pong hindi gagamit ng rebulto. Walang ganun, no? Huwag niyong dagdagan yung nakasulat. Sabi dito sa Efeso 5:19, kayo'y magsalita sa isa't isa ng mga awiting mga himno at mga awiting espiritual na sa inyong mga puso ay naaawitin gumagawa ng himig sa Panginoon. Ito pong awiting espiritual, isa pong uri ito ng worship sa Panginoon. Aawit ka po sa Panginoon, papuri po ito sa Panginoon. Pero pag umaawit tayo ng awiting espiritual, kami, gumagamit kami, lalo na yung mga protestante, meron sila mga electric guitar na talaga maingay talaga. So, material yun. Awiting espiritual. O ba't gumamit kayo ng material sa awiting espiritual nyo kung iyan ang ruling nyo? Kahit walang nakasulat na pag spiritual, walang material involved, kahit ganun lang. Kahit dinagdag nyo lang, yung trip nyo lang sa interpretation nyo sa 1:4:24 na bawal ang rebulto. Ito, awiting espiritual, oh. Letra po letra, oh. So, yung pag-aawit natin sa Diyos, isa pala yung uri ng awiting espiritual. So, bakit may material? So, hindi na naman, scam na naman. At yung sinabi niya na ang Diyos ay hindi nakikita, yes. O, basa tayo. Tama yun, sis. Kaya, pag kaso nga lang, sa New Testament kasi, no? Colossians 1:15. Basahin natin, no? Sabi nyo, wala pa nakakita sa Panginoon. Kita yan. Siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita, ang panganay sa lahat ng mga nilalang. So, meron palang larawan ng Diyos na hindi nakikita.
which is si Jesus Christ. Larawan ng Diyos na di nakikita. Si Jesus Christ yun eh. Si Jesus Christ nga yung larawan, siya ngayon nakita. Siya ngayon nagpakita, nagpakilala sa Diyos na hindi nakikita kasi siya yun. Oh, kaya nga pati yung whole Trinity. Pag sinamba mo si Jesus Christ, sinamba mo na yung buong Trinidad. Pag nakita mo si Jesus Christ, nakita mo na yung buong Trinity kasi yung hindi nakikita ang Diyos na which is yung Trinity. Si Jesus Christ yung imahe. Sino man na nakakita sa akin, siya nakakita sa amin ngayon. Sinabi mo, wala pa nakakita sa mukha ni Kristo. Taliwas na naman sa Biblia. Walang ganyan sa Biblia na wala pang nakakita sa mukha ni Kristo. Actually, letra po letra na naman to. Pasensya na talaga. Dito talaga magkaalaman kung sinong magaling sa Bible. Unang Korinto 4, talatang 5. Ito, talatang 4 muna. Sa kanilang, ikalawang Korinto 4:4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanglibutan. Ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya. So, mga hindi nananampalataya, yan po yung binulag ng Diyos ng sanglibutan. Ano yung Diyos ng sanglibutan? O, pahayag 12, talatang 9, alam nyo na yan. Upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian. Oh, dito na nahayag ang mukha ko. Ayan ang ebanghelyo na si Kristo nagkatawan tao para tumahan sa sanlibutan. Makita ng mga tao, tumahan sa tao. No? Ayan no. Na siyang larawan ng Diyos. No? Oto dito sa 5, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili. Ito nga yun yung patotoo. Bakit yung pinapangaral yung sarili nyo? Naik ako, hindi na ako manginginom. Huwag nyo ipangaral yung sarili nyo. Sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming mga sarili, kundi si Jesucristo ng Panginoon. At kami ay gaya ng inyong mga aliping dahil kay Kristo. Hindi po ipapangaral yung sarili. Bawal po yun. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman. Na siyang nagniningning sa aming mga puso upang magbigay ng liwanag ng pagpapakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ikalawang Korinto 4:4-5, nahayag po ang mukha po ni Kristo upang mahayag po ang kaluwalhatian ng Diyos. Trapoleta. So kung sino man na magsabi na walang nakakita kailanman at hindi po nalalaman ng tao kung ano po ang mukha ni Kristo, lalabas po niyan kayo po yung nandito sa talatang 4 na nabulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila huwag sumilang ang kaliwanagan ng ebanghelyong kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Si Kristo yung larawan ng Diyos eh. Ano yung larawan ng Diyos? Yung kilos niya? Hindi. Appearance talaga to. Oh, dito sa 6, upang magbigay ng liwanag ng magpapakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha. Mukha talaga ni Kristo. Ayan o. Oh. Nakita po yung mukha ni Kristo. Kaya kung hindi nyo nakita yung mukha ni Kristo, wala na din na namin yung problema. Kaya nga, meron kaming patotoo kay Kristo at hindi namin pinapangaral yung sarili namin na pupunta kami sa entablado, magtatalumpati kami, tapos ipapangaral namin yung sarili namin. Bawal yun. Ako ganito kasi ako eh. Mabait na tao po ako, hindi po ako magnanakaw, wala po akong bisyo. Ikaw ba yung ipinako sa krus para ipangaral mo yung sarili mo na wala kang bahid kasalanan? Basa sa Santiago, tinan natin dito. Pero sige, hanggang doon lang muna. In fairness ah, bago siya umalis, saglatag pa ng ano, sa comment section niya ng ano, John 7, ano? Basahin natin. John 3.16. Born again talaga. John 3.16, hindi yan yung testimony na ipapangaral mo yung sarili mo. Basahin nga natin. Hindi, yung ano, yung gayon na lamang yung pagmamahal ng Diyos, yun yung diba? Ah, yun na nga. Na binigay niya ang kanyang puntong anak. Yes, yun nga yun. Naglatag pa ng ganun bago umalis. Binigay nga niya yung buktong nanak sa, po, ano? Sa ikalawang Korinto 4:4, kaya alam natin yung mukha ni Kristo. Dahil doon nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos, yung pagiging, yun yung imahe ng Diyos na di nakikita. So bakit yung pinapangaral na walang nakakita sa Panginoon, walang nakakaalam? Ano yung walang nakakaalam? Ang sakit sa ulo nun, ang sakit sa bangs nun.
So yan ang mga talata, no? At ito ay letra for letra. So sino pa dyan nandyan? No, wala kasi tayong mic, kaya kailangan ilakas natin kasi nasa open air ako. So sino pa? Shesh, anong sadya mo? Bakit nandiyan ka sa taas? Anong hinanain mo sa buhay? Hindi, ano lang po. Ask ko lang po yung ano, hindi ako sa side comment. Gusto ko lang maunawaan yung tinatawag po ninyong purgatory, yung nababasa ko po dyan sa, ano, sa image. Ma, basahin ko na lahat, no? Ato saglit lang yan.